Sa ito pang balita, mahigit 15 bahay ang nasunog sa Taguig. Isang naiwang kandila ang pinaniniwalaang pinagbula ng apoy. Balita ang hati ni Jay Sabale. Kasi simula pa lamang ng Fire Prevention Month, ngunit isang sunog na naman ang naganap sa barangay Ibayo Tipas, Taguig City, mag-aalas 12 ng ating gabi kanina. Ang mga residente, kanya-kanyang likas ng gamit. Mabilis na kumalat ang sunog dahil gawa sa mga light materials sa mga bahay. Kaya ang mga katabi ng nasusunugan, dinaguhan ng tubig ang kanilang mga bubungan. Itong bahay namin, para hindi po pumasok dito yung apoy, hindi siya kainin ng apoy dito. Oh, anong ginagawa nyo? Bali, binasa namin yun ng tubig lahat itong kapaligiran namin ng bahay. Dahil basa ang mga yero, madulas sa mga bubungan, kaya naman ang bumberong ito nadapa. Andito tayo ngayon sa bubungan ng isang bahay kung saan nakapwesto yung mga bumbero, kung saan nasusunog yung mga bahay sa ibaba dito sa J. Herrera Street, Barangay Ibayo, Tipas, Taguig City. Kinailangan dugtong-dugtongin ang mga hose ng bumbero para maabot ang lugar dahil sa may kalayuan nakaparada ang mga fire trucks. Wala tayong dadaanan na kalsada na dyan, papunta dyan sa nasusunogan na yan. So, kaya dito tayo sa bubong, tinitira natin yung ibaba kasi hindi tayo makapenetrate dito tayo sa bubungan dahil hindi tayo makapenetrate sa loob. Kaya nagsampa kami ng host dito sa mga bubungan. Para mapuna naman ang kakulangan sa tubig, ang mga residente, balde-balde ang buhos ng tubig sa fire truck. Umabot sa ika-apat na alarma ang sunog. Pinaniniwala ang napabaya ang kandila ang naging sani ng apoy, ngunit inimbestigahan pa rin ito. Higit 15 bahay ang naabo, habang tinatayang higit 1,000,000 piso ang halaga ng natupok na apoy. Maswerteng walang napaulat na nasaktan sa naturang insidente. Jay Sabale, GMA News.